ang importansya ng pagdidisiplina sa mga bata. Sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagka siya'y tumanda, hindi niya ito hihiwalayan. Proverbs chapter 22 verse 6. Para sa mga magulang, narito, ang mga bata ay mana sa Panginoon at ang bunga ng bahay bata ay kanyang gantimpala. Psalm chapter 127 verse 3. Siyang hindi namamalo ay napopuot sa kanyang anak, ngunit siyang umiibig sa kanya ay pinarurusahan siya ng maaga. Proverbs chapter 13 verse 24. Sa pagkatakot sa Panginoon ay matibay na pagtitiwala at ang kanyang mga anak ay magkakaroon ng dakong kanlungan. Proverbs chapter 14 verse 26. Paluin mo ang iyong anak habang may pag-asa at huwag mag-alala ang iyong kaluluwa sa kanyang pag-iyak. Proverbs chapter 19 verse 18. Ang kamangmangan ay nakatali sa puso ng isang bata, ngunit ang pamalo ng pagtutubid ay magpapalayas nito sa kanya. Proverbs chapter 22 verse 15. Huwag mong ipagkait ang saway sa bata, sapagkat kung iyong hampasin siya ng pamalo, hindi siya mamamatay. Hahampasin mo siya ng pamalo at ililigtas mo ang kanyang kaluluwa sa impyerno. Proverbs chapter 23 verses 13 to 14. Ang pamalo at ang saway ay nagbibigay ng karunungan, ngunit ang batang pinabayaan sa kanyang sarili ay nagpapahiya sa kanyang ina. Ituwid mo ang iyong anak at bibigyan ka niya ng kapahingahan. Oo, bibigyan niya ng kaluguran ang iyong kaluluwa. Proverbs chapter 29 verses 15 and 17. Ang lahat ng iyong mga anak ay tuturuan ng Panginoon at magiging dakila ang kapayapaan ng iyong mga anak. Isaiah chapter 54 verse 13. Ecclesiasticus chapter 30 verses 1 to 13. Siya na umiibig sa kanyang anak ay nagpapadama sa kanya ng pamalo upang siya ay magkaroon ng kagalakan sa kanya sa wakas. Siya na nagpaparusa sa kanyang anak ay magkakaroon ng kagalakan sa kanya at magagalak sa kanya sa gitna ng kanyang mga kakilala. Siyang nagtuturo sa kanyang anak ay nagdadalamhati sa kaaway, at sa harap ng kanyang mga kaibigan ay magagalak siya sa kanya. Magaman ang kanyang ama ay mamatay, gayon may siya'y waring hindi patay, sapagkat siya'y nag-iwan ng isa na gaya niya. Habang siya ay nabubuhay, nakita niya at nagalak sa kanya, at ang siya ay namatay, siya ay hindi nalulungkot. Siya'y nag-iwan sa likuran niya ng isang manghihiganti laban sa kanyang mga kaaway at isa na gumaganti ng kagandahang loob sa kanyang mga kaibigan. Siya na nagpapalabi sa kanyang anak ay tatalian ang kanyang mga sugat at ang kanyang mga bituka ay manginginig sa bawat iyak. Ang kabayong hindi nabali ay nagiging matigas ang ulo at ang bata na pinabayaan sa kanyang sarili ay magiging ganun din. Ispoil mo ang iyong anak at tatakutin kanya. Makipaglaro ka sa kanya at tadalhin kanya sa kalumbayan. Huwag kang makipagtawanan sa kanya, baka ikaw ay magkaroon ng kalungkutan sa kanya. At baka ikaw ay magngalit ng iyong mga ngipin sa huli. Huwag mo siyang bigyan ng kalayaan sa kanyang kabataan at huwag kang kumindat sa kanyang mga kamangmangan. Iyuko mo ang kanyang leeg samantalang siya ay bata pa at paluin mo siya sa tagiliran samantalang siya ay bata. Baka siya'y maging matigas ang ulo at maging masuwain sa iyo, at sa gayon ay magdala ng kalungkutan sa iyong puso. Paluin mo ang iyong anak at pagtrabahuin mo siya, baka ang kanyang kahalayan ay maging kasuklam-suklam sa iyo. Para sa kabataan, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Exodus chapter 20 verse 12. Anak ko, huwag mong hamakin ang pagkastigo ng Panginoon, ni mapagod sa kanyang pagtutuwid. Sapagkat ang iniibig ng Panginoon ay kanyang itinutuwid, gaya ng isang ama sa anak na kinalulugdan niya. Proverbs chapter 3 verses 11 to 12. Ang mga kawikaan ni Solomon, ang pantas na anak ay nagpapasaya sa ama, ngunit ang mangmang na anak ay ang kabigatan ng kanyang ina. Proverbs chapter 10 verse 1. Dinggin mo ang iyong ama na bumuhay sa iyo at huwag mong hamakin ang iyong ina kapag siya ay matanda na. Proverbs chapter 23 verse 22. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito ay matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako upang sa iyong ikabubuti
at ikaw ay mabuhay ng matagal sa lupa. Ephesians chapter 6 verses 1 to 3. Igalang mo ang iyong ama ng iyong buong puso at huwag mong kalimutan ang kalungkutan ng iyong ina. Alalahanin na ikaw ay ipinanganak sa kanila at paano mo sila masusuklian para sa mga bagay na kanilang ginawa para sa iyo. Ecclesiastes chapter 7 verses 27 to 28. Ecclesiastes chapter 3 verses 1 to 16. Dinggin ninyo ako na inyong ama o mga anak at gawin ninyo pagkatapos upang kayo maging ligtas. Sapagkat binigyan ng Panginoon ang ama ng karangalan sa mga anak at pinagtibay ang otoridad ng ina sa mga anak. Ang sino mang gumagalang sa kanyang ama ay gumagawa ng katubusan para sa kanyang mga kasalanan. At ang gumagalang sa kanyang ina ay gaya ng nag-iimbak ng kayamanan. Ang sino mang gumagalang sa kanyang ama ay magkakaroon ng kagalakan sa kanyang sariling mga anak. At kapag siya ay nagdarasal, siya ay didinggin. Ang gumagalang sa kanyang ama ay magkakaroon ng mahabang buhay. At siya na masunurin sa Panginoon ay magiging kaaliwan sa kanyang ina. Ang may takot sa Panginoon ay pararangalan ang kanyang ama at maglilingkod sa kanyang mga magulang gaya ng sa kanyang mga Panginoon. Igalang mo ang iyong ama at ina kapwa sa salita at sa gawa upang ang isang pagpapala ay dumating sa iyo mula sa kanila. Sapagkat ang pagpapala ng ama ay nagtatatag ng mga bahay ng mga anak, ngunit ang sumpa ng ina ay nagbubunot ng mga pundasyon. Huwag mong ipagmalaki ang kahihiyan ng iyong ama, sapagkat ang kahihiyan ng iyong ama ay hindi kaluwalhatian sa iyo. Sapagkat ang kaluwalhatian ng tao ay mula sa karangalan ng kanyang ama, at ang ina sa kahihiyan ay kadustaan sa mga anak. Anak ko, tulungan mo ang iyong ama sa kanyang katandaan, at huwag mo siyang pighatiin habang siya ay nabubuhay. At kung ang kanyang pangunawa ay mabigo, magkaroon ng pagtitiis sa kanya. At huwag mo siyang hamakin kapag ikaw ay nasa iyong buong lakas. Sapagkat ang pagpapagaan sa iyong ama ay hindi malilimutan at sa halip ng mga kasalanan ay idaragdag ito upang itayo ka. Sa araw ng iyong kapighatian ay aalalahanin ang iyong mga kasalanan ay matutunaw din gaya ng yelo sa magandang mainit na panahon. Ang umiiwan sa kanyang ama ay gaya ng kalapastanganan at ang gumagalit sa kanyang ina ay susumpain ng Diyos. Kung didisiplinahan natin ang ating mga anak, iiyak sila ngayon, ngunit magsasaya sila sa hinaharap. Kung hindi natin sila didisiplinahin, magsasaya sila ngayon, pero iiyak naman sila sa hinaharap. Ang mga bata ang kinabukasan ng isang bansa. Ngunit kung sila ay tatanda ng walang disiplina, ano kaya ang magiging kinabukasan ng bansang iyon? Ang lahat ng masasamang ugali ng isang may sapat na gulang o adult ay ang mga hindi na itama o na disiplina noong siya ay bata pa lamang. Kailangan nating palakihin ang kabataan na may takot sa Diyos. I took a piece of living clay and gently formed it day by day. I came again when years were gone. It was a man I looked upon. He still that early impress wore, and I could change him nevermore.